Kamusta mga tol? Throwback ulit tayo. Detroit Pistons versus Lakers Finals Game 3. Ito mga tol, no? Ito yung powerhouse na Lakers team na pinabagsak ng Pistons. Itirahin na natin yan. Pero bago yan, hatyara muna tayo. Focus lang sa goal. 2004 finals ito mga tol, no? Noong 2003 to 2004 season, sumali sa Lakers sina Karl Malone at si Gary Payton. So meron ngayong big four yung Lakers, ang lakas eh. Ano si G-Shaq, si Kobe, si Malone at si Payton. Powerhouse talaga yon, ha? While yung Pistons naman, eto naman yung Pistons na napakalakas talaga dumipensa. Bill Apps, Hamilton, Vista Prince, Rashid at si Ben Wallace, tik, lakas niyan eh. Okay game, sa first quarter, umpisa pa lang mga tol, no? Hindi na talaga makashoot yung Lakers. 0 out of 5 sila sa field goals. Etong Lakers na to mga tol, no? Palaging nasa low post itong si G-Shaq. Ang tao naman niya, etong si Ben Wallastick. At consistent na honest defense yung ginagawa ni Wallastick kay G-Shaq. Kung mapapansin nyo mga tol, no? Walang double team na dumadating dyan, ha? 4-time defensive player of the year yan. Ayun, tungkab na nga, oh. Tapos kay Kobe naman, eto namang si Vista Prince ang tumao. Malakas din dumipensa yan mga tol, ha? Ayun, natapik pa nga ni Hamilton, tapo ng sabaw. So ganun, so umpisa pa lang mga tol. Kay Kobe, may pang depensa ang Pistons. Kay G-Shaq, meron din. Kahit sa backshot, eh tignan nyo, oh, na-backshot talaga si G-Shaq eh, oh. Oh, dalas, ang ginagawa ng Lakers, ipapass nila kay G-Shaq sa poste na ganyan. Ayun, ang ganda na kati Kobe, oh, pero sumablay naman yung layup. Kaya 8-0 run kagad yung Pistons sa simula ng first quarter. Si G-Shaq mga tol, ang laki-laki niyan eh, no? Pero pag dinaan na sa pick and roll yan, mabagal talaga yan. Alley-oop, tak-tak. Oh, yeah, pa, tingnan nyo, oh, nasa pick and roll defense na naman si G-Shaq, di ba? Drop defense na naman yung ginawa niya, mabagal nga kasi yan eh. Nalibre tuloy si Hamilton sa mid-range, eh magaling yan dyan, di ba? Alista mo na yan. Oh, yeah, pa, siya, tingnan nyo, oh, pares lang talaga eh. Screen, drop defense si G-Shaq, tinirahan tuloy ni Billups, paray ka dyan. Unang shoot ng Lakers, eto, nasil ni G-Shaq si Ben Wallastick. Ang ganda naman kasi na pagkakasila yan tuloy, dak-dak. Pero kapag si Kobe yung may hawak ng bola mga tol, ha, ganyan ang defense ang ginagawa ng Pistons. Kaliwat kanan ni Kobe, meron na nakaabang eh, oh. Kaya kapag sumalaksak siya, meron kagad sumasalubong. Pass na lang tuloy ginawa niya, Boy George for 3, tungkab naman. Kaya yun mga tol, hirap na hirap talaga si Kobe dito eh. Nakadikit si Hamilton sa kanya, nakaabang si Rashid sa likod. Tapos sumalaksak siya, ayan pa si Billups, ayan pa si Ben Wallastick sa ilalim. Ang sikip talaga ng loob ng Pistons eh, no? Ayun, naipasa naman tuloy kay Manu sa labas, patay ka dyan. Pero it's very obvious mga tol, no? Ang primary target, pigilan si Kobe. Ayan naman, oh, Billups tsaka Hamilton nag-aabang kaliwat kanan eh, oh. Samantalang dikit na dikit naman si Vince the Prince. So kapag titira yan ng jumper si Kobe, makakakontest si Vince the Prince. Malapit kasi siya, diba? Kapag sumalaksak naman, ayan kagad si Billups. Kaya ginawa ni Kobe, pinasa na lang niya. Yung muting na matapon sa sabaw. Kahit sa mga pick and roll mga tol, hirap talaga si Kobe rito eh. Trapping defense ang Pistons. Eh, tingnan nyo, oh. Tapos si Rashid, siya yung sumasalo kay G-Shaq. Kaya sa kabila nila yung pinasa eh, oh. Nakarating naman kayo malo sa poste, handoff. Ayan, ganyan, tingnan nyo, oh. Dalawang walas nag-aabang sa'yo sa loob, baon sa pansitan. Tapos mga tol, eto pa, nagbo-ball pressure pa yung Pistons dito, ha. Ayan, muntik na matapon yung sabaw eh, oh. Ayan, paisa, tingnan nyo, oh. First quarter pa lang to, ha. 6 minutes pa nalalabi. Pero parang last shot na ako, depensa na Pistons yung inbound eh, oh. Okay na naman, ball pressure, oh. Dikit eh, oh. Tinawagan naman ng foul si Wallace dyan. Okay, pati ni si Hamilton, no, inaasawa si Kobe. Pati itong si Hunter x Hunter, inaasawa si Fisherman. Ayun, natapik na nga, grabe mga tol, no. First quarter pa lang yan, ha. So yun nangyari dito, kahit yung touches ni Kobe mga tol, limited talaga eh. Lang niya kasi mag-deny talaga ito si Reggie Hamilton eh, oh. Nahuli na nga ni Andre Diamantes, may kasama na ko ba, dinideny pa eh. Lalo-lalo na kapag si Vince the Prince yung bantay, hirap na hirap talaga tumira si Kobe, haba-haba kasi nito eh. Kaya pasa na naman, pero nakabalik kay Kobe, ayun pa siya, tinan nyo, hindi na naman makatira si Kobe, eh lang yaba naman. 7-2 ata wings pa niya, mas mahaba pa nga ata, ang galing pa dumipense eh, no? O yan pa isa, hindi na nakatiis si Kobe mga tol, itinira na sa harapan ni Prince. Ayun, nice defense tuloy yan, tungkab tuloy yan. Pero tinan nyo yung backshot ng Pistons mga tol, oh. Solid na solid ang backshot, easy rebound tuloy yan eh, oh. Tapos, tuloy-tuloy lang yung ginawang honest defense si Ben Wallace kay G-Shaq. Ayun, nakashoot naman dyan. Pero pansinin niya mga tol, no? Yung bunggo ni G-Shaq, halos hindi umaatras si Ben Wallace. Ang lakas din eh, no? Pero dito mga tol, meron double team na dumating, ha? Maganda naman yung pasa ni G-Shaq, naka-easy two points tuloy sa ilalim si Boy George. Samantalang yung Pistons, yung classic na mga plays nila, no? Etong si Hamilton, patakbo-takbo palagi yan, di ba? Ayun, napasahan, nakasalaksak pa nga, nice yan. Tapos si Rashid Wallace naman, isolation sa poste. Yan yung mga classic na play ng Pistons talaga eh. At naka 3 points pa sa dulo ng first quarter si Vince the Prince. Kaya yun mga tol, natapos ang first quarter, 24-16. Lamang ang Pistons. Tapos sa second quarter naman, ganun na naman mga tol, ha. Deny na naman sila ng pasa kay Kobe. At hindi na naman makashoot ang Lakers sa simula. Napahako sa 16-1 lang niya eh. Nakaupo pa nga rito si Rashid, ha. Kaya tinan nyo, si Campbell ang tumawa kay G-Shaq. Dating Lakers yan, di ba? Poste, yun tapo ng sabaw. Isang reason kung bakit hindi makashoot ang Lakers mga tol, no, sa umpisa, eh kasi hindi talaga makatira si Kobe at G-Shaq. Kaya iba yung tumitira dito eh. Pero dito, ayan, nakasil naman maganda si G-Shaq. Ang lalim na niya, ayun na, foul na nga.
At dito mga tol, no, puro pasa naman ang ginawa ng Lakers kay G-Shaq sa poste. Meron silang nakuhang ilang open shots tulad niyan, pero tungkab naman eh, oh. Tingnan niyo dito, ayan, oh, dinidinis si Kobe eh, oh. Ang tumawag sa kanya, si Lindsay Hunter Alexander, mga tol, maliit yan ha, pero makulit talaga dumipensa yan eh. Sa kabila na lang daw tuloy, kay G-Shock naman. Ayan, again mga tol, no, honest defense lang, pabaanda yan, ayun, kumalog na nga. So kahit meron G-Shock ang Lakers mga tol, no, ang Pistons naman kasi, meron silang Rasheed Wallace, meron silang Ben Wallace Tick, andyan pa si Campbell, tsaka si Okur. Ang lalaki talaga niya mga yan mga tol. Eh, tumulong pa nga si Wallace, ayun, kinulong tuloy sa vitamins. So palagi meron dalawang malaki ang Pistons sa loob. Alam niyo mga tol, ilan ang na-score ni G-Shock sa larong ito? 14 points lang, 14 points lang sa buong laro na yon, ha? So syempre, nakakashoot naman kahit paano si G-Shock, 14 points nga eh. Pero kung napansin nyo kanina pa, hindi siya makapamwersa sa loob. Eto lang ata yung kaisa-isang beses na nakita ko, napwersa niya si Ben Wallace. Yan lang eh, oh. While si Kobe naman, palaging andyan si Hamilton tsaka si Vince the Prince para depensahan siya. Eh, tingnan nyo, hindi nga makatira eh. O yan, si Vince the Prince naman. Tapos may nakabang na naman sa drive. Kaya yun, ipinasa na naman ni Kobe. Malakas naman niya, tapon ang sabaw. Tapos sa mga pick and roll, ganun pa rin. Trap defense pa rin sila kay Kobe. Maniniwala ba kayo mga tol kung sasabihin kong 1 point lang si Kobe sa first half? 1 point lang, isa lang eh. At nakashoot lang si Kobe, alam nyo kung bakit? Kasi meron na technical eh. Kaya siya yung nag-free throw, nakashoot tuloy siya. At 11 points lang siya sa buong laro, ha? 11 points lang eh. While ito namang Pistons, ang ginawa nila dito, pinapost nila palagi etong tatay ni Zion Williamson. Yan talaga magaling yan mga tol, no? Sa post talaga magaling yan eh. Eh si Kobe pa nga pinopost yan eh, oh. Small forward yan mga tol, ha? Pero power forward talaga laruan yan eh. Tapos syempre, dadalhin nila palagi sa pick and roll si G-Shock. Nag-underdress din pa nga si Fisherman, pull up ni Bilas. Uy, rhyme yun ha? Pull up ni Bilas? Galing, no? Patay ka dyan. Kaya natapos sa second quarter mga tol, ha? 39-32. 32 lang ang Lakers sa first half eh. Tapos third quarter, syempre, binalik na yung mga first five sa loob. Nakasalaksak si Peyton, sabay dropos, noise naman, dak-dak. Pero ganun pa rin mga tol, kapag sumasalaksak si Kobe ha, ayan kagad yung tulong, pinasatuloy yan. Tapos eh, tingnan nyo, kaya yan 4-time defensive player of the year. Malakas talaga yan. Kaya nga kahit si G-Shock nahihirapan sa kanya eh. Ulitin ko mga tol ha, 14 points lang si G-Shock sa larong ito, yun, tapon ng sabaw. O ayan pa, isa, tingnan nyo, pinwersa na ng todo ni G-Shock eh. Tinawagan naman ang offensive foul, charging ka dyan tol. Pero dito sa third quarter mga tol, no, si Kobe talagang tira-tira na eh. Gusto na talaga makashoot eh. Ayun, tinawagan naman ang foul dyan. Hirap kasi talaga siya. Ganyan kasi eh, oh. Si Vince sa presyong bantay niya. Tapos palagi pang may ibang sasalubong. Diretso double team na. Ipapasa mo talaga yan pag ganyan. Pero yun, nakashoot naman ng jumper si Malone. O eh, paisa, tinan niya, oh, naiwasan niya si Vince the Prince, diba? And kagad si Bilas tsaka Hamilton, consistent talaga yung defense eh, no? Tatlo kayo sumabay eh, oh. Tukap tuloy yan. O yan pa siya, tingnan nyo yung ginagawa nila ng defense kay Kobe. Tapos trapping defense pa, buti nilang naiwasan niya eh, no? At finally sa wakas, nakashoot na rin si Kobe. Ang dami talaga itinira ni Kobe sa third quarter ha. Pero magaling talaga dumipensa si Vince Prince eh. Tungkab na naman, no? O yan pa siya, kaliwat ka na, may nakabang talaga palagi, no? Ayun, natrap na nga. Tingnan nyo si Bilas mga tol, oh. Rotate kagad sa papasahan ni Kobe. Ayun, naagaw na nga niya, tapo ng sabaw. Ganito lang talaga eh, pwede niyang gawin eh, no? Huwag na niyang isalaksak, itira na kagad niya. Eh, parang depensa ni Vince Prince, ang ganda eh, oh, pumasok naman yan. Pero wala talaga mga tol, mahirap din niyang ganyan kasi nga, walang niya haba talaga nito eh. Nice defense tuloy yan, tungkab naman. Kaya yun, hirap na naman makashoot ang Lakers. Kasi loob at labas, sobrang solid talaga ng depensa ng Pistons eh, no? Well, tingnan nyo kung paano i-deny ang pasa kay Kobe. Siya talaga yung priority ng depensa eh. Nalibre tuloy ng bahagya si Fisherman, pero nag-contest pa rin si Ben Wallace. Dick, pumasok naman yan. Tapos si Hamilton mga tol, no, tsaka si Bilaf, sila naman yung gumawa para sa Pistons. Yan, bandera tapos na yan eh, oh. Ito pa isa ni Hamilton, sinalya, yun tumumba, walang pito, oh. Libre tuloy, kita-kita yung bakal, ay shooter yan, patay ka dyan. Ito pa isa, ito galing naman sa hustle play. Binomba pa muna ni Hamilton, nice move, may kasamang foul. Tapos si Bilas mga tol, no, idadaan niya palagi sa pick and roll si G-Shock. Under the screen na naman, ako po, 4-3, patay ka dyan. Ito pa isa, tinan nyo, yan, oh, nag-under the screen na naman, eh, oh. Eh, tinira na naman tuloy, patay na naman. Kaya natapos ang third quarter, 63-51, lamang yung 63. At nung fourth quarter na mga tol, no, ganun pa rin nangyari eh. Pinahirapan pa rin talaga ng Pistons si Kobe eh. Eh si Fisherman na lang daw tuloy, yun nabot at tapa nga. Tapos napakarami pa rin talaga abangers, ayun na naman si Bilaps, tingnan nyo oh. Pero biglang tinira ni Kobe sa 3 points, eh pumasok naman sa wakas. Pero wala na mga tol, hanggang ganyan na talaga yung kaya niyang gawin eh. Kasi every time mahahawak siya, trap defense palagi na ganyan, kailangan talaga ipasa niya eh. Kaya ang ginawa ni Kobe, sinapian ang tagayupi, binuhayan na, yun, tungkab naman. So ang ginawa naman ng Lakers mga tol, puro kay G-Shock naman sila sa poste. Pero ang dami rin sa blade na ganyan eh. Tatlong sunod pa nga, pinostehan niya si Campbell. Ayun, naagawa pa nga eh, pass break tuloy yan, tak-tak. 99 lamang na Pistons dyan ha.
Yung maganda kasi talaga sa Pistons, mga tol, ha? Malalaki kasi talaga yung sentro nila eh. Tingnan nyo, kalda ni G-Shock yung Campbell, oh. Nakatukod yung kanan pa. O yan, diba? O, tingnan nyo, oh. Ganyan na lang tuloy mga tira na nagawa ni G-Shock. Mga hookshot na lang ganyan. Namintes tuloy eh, oh. Ayan, nagsilpa nga kay Campbell. Ayun, nag-aawa na naman eh, oh. Parang hirap talaga si G-Shock sa ilalim eh, no? O, ito pa isa. Lopos na naman. Kaso, ipit na yan. Ipinas na lang kay Payton. 4-3. Ayun, nakash din sa wakas. Wala na mga tol, walang magandang nangyari sa mga poste ni G-Shock dito eh. Barado talaga siya palagi ng piso sa ilalim eh. Tapos yung mga 3 points ng Lakers, hindi pa pumapasok. 6 out of 27 lang sila sa 3 points, 22% lang. Baba, no? Yung Toda, sampusta. Samantaling yung Pistons, talagang si Hamilton laging gumagawa sa perimeter. Ayan, open na naman, oh, patay ka dyan. Ito pa isa, syempre, tatakbo ng tatakbo si Hamilton, di ba? Tapos i-screen na niyan, ganyan palagi ginagawa niyan eh. And easy layup na nga. 31 points si Hamilton sa larong ito, ha. Eh pa isa, oh, sa labas na naman eh, oh, shooter yan, patay na yan. Kaya yun, natapos na rin yung laro, 88-68. Ulitin ko, ha, 88-68 lang yung Lakers sa buong laro, ha. Finals to, ha. So yun mga tol, no? Ito talaga ang patunay na sinasabi nilang defense wins championships. Isipin niya mga tol, ha? 88 points lang ang Pistons, ang baba eh, no? Pero tambak nila ng 20 yung Lakers kasi nga 68 lang yung Lakers eh. At hindi biro itong Lakers na to, ha? Super team pa nga ito eh. Tapos 68 points lang. Si G-Shock, 14 points lang. Si Kobe, 11 points lang. Teka, naalala ko ha. Nung si Lolo Bro, naka 8 points lang. Labas sa Dallas, ang lakas niyong mag-asar eh. Ba't si Kobe din yung nasar? Eh wala naman halos pinagkaiba. 8 points tsaka 11 points. Malapit lang, parehong finals eh, no? Well kasi, napakaganda rin naman kasi talaga ng ginawang game plan ng Pistons. Si Vince na presyon tao niyan, lang yan lakas dumipensa nun eh, no? Tapos, dikit na dikit pa palagi kay Kobe kasi nga kapag sumalaksak si Kobe, nakaabang na kagad yung tutulong sa kanya si Billups tsaka si Hamilton, andun palagi eh. Kaya talagang pwedeng dikitan palagi ni Vince na presyon si Kobe. Kaya nangyari mga tol, hirap si Kobe na tumira sa labas at hirap din siya sumalaksak. So, paano titira? While si G-Shock naman mga tol, ang pambantay sa kanya, si Ben Wallace Tick, si Rashid Wallace, si Okur, tsaka si Campbell, ang lalaki niya mga yan eh no? Dalawa pa palagi na sa loob. So na-neutralize talaga ng Pistons yung mga poste ni Shaq. Sipin niya mga tol no, si G-Shock 14 points lang, sobrang baba talaga nun eh no? Pero kasi, ang isa pang nagpatalo talaga sa Lakers sa larong ito, yung 6 out of 27 nila sa 3 points. The reason why ganun yung depensa kay na G-Shock tsaka kay Kobe eh, kasi mga tol, hindi naman kasi makashoot 3 points yung mga pinapasahan nila eh. Pero talaga napakalakas ng depensa ng Pistons mga tol no? Hindi lang individually malakas na mipensa, kundi pati yung team defense sobrang lakas talaga eh. Kaya mga tol, para sa akin ha, isa talaga ito sa best defensive teams na naglaro sa NBA. Defense wins championships mga tol, totoo talaga yun eh. And pruweba eh oh. O yun, ipanghimagas, maglay kayo mga tamad mipensa.